On ball! Yun, energetic pa tayo kahit kakatapos lang natin ng shift natin sa call center. So 11 AM tayo nag-out. So syempre tamambay muna, nag-yosi muna, 11:30. So inopen ko na yung app. So from my kawayan, inopen ko na yung app. Kaso nga lang, more or less, syempre wala naman tayo makukuha ang pasahero doon. So under ulit tayo. So tignan natin habang umanda tayo papunta ng monumento kung meron tayo mag-pick up na passenger. So Sunday today, Sunday. Tingnan natin kung meron pang biyahe ng Sunday. Hopefully, meron tayong benta ng Sunday, no? Okay. Advice ko kayo mga kapatid, mga ka-Donbal, kung ano magiging biyahe natin ngayon, okay? So ang idea natin ngayon, paano naman kung ano, kung halos half day ba? Pwede ba kung tuwing half day to, basta 11:30 tayo nag-start, okay? Salamat mga kapatid, update ko kayo. Meron na tayong first booking, no? So inabot tayo na hanggang magmo-monumento, no? Ulit. So dito talaga yung first booking talaga madalas. So meron tayong kuha ngayon simula dito sa Grace Park. And then ano siya? Drop off natin sa may Walter Mort Muñoz, Walter Mort Muñoz. So that's 205. So ang payment method niya nakalagay dito Junior Pay. So nakalagay naman doon wala kayong sisingilin. Ibig sabihin, automatically diretso yung bayad doon sa ano, sa Junior Pay account nyo sa wallet. So maganda rin kasi wala na tarin tayong ano, yung wallet eh. So malaking tulong rin yun para wala kang cash, pero still doon binabawas kasi yung ano, yung commission ni Grab yung 20%, okay? So balitaan ko kayo, maraming salamat. First booking natin mga kapatid, salamat, salamat. Mga kapatid, napakatagal nung inintay natin. Pero finally, meron na tayong ano, may booking na tayo, no? So, second booking tayo, mga nandito ako sa Fisher Mall. So, hatid lang natin si ano, si Ma'am ngayon. Mga 6 minutes away lang. So, second booking na natin mga kapatid. Madali tayo. Salamat, salamat. Dahil na mga interval natin, parang isang oras ahata. Okay, anyway, pang third booking na tayo. So malaki-laki siya, no? Ito 373 from 11 minutes dun sa ano, sa pinag-stay natin, nagtusok-tusok tayo ng pugo, no? So from Quezon City tayo punta lang Sampaloc, Manila. Although 11 minutes lang. Tapos ihatid natin sa Pasay. So ang amount nung ano niya, ng booking nito is 373. So puntahan na natin si Ma'am, okay? Baka malate pa tayo sa kanya. Third booking pa lang tayo. Time check, 2:30 na. 2:30, nagsimula tayo ng 11:30, pangatlong booking. Let's go. So ganito yung nangyari, no? Ang nangyari pag ano natin sa ano, sa PICC, meron na tayo dapat pang apat na booking sana. So, syempre, sa lagi kong ginagawa mga kapatid, tinatawagan ko muna. Pag hindi sumagot sa tawag, ite-text ko. Ang problema, yung pagkatawag ko, nag-cancel call. Tapos, tinext ko. So, normal spill ko, nag-text ako. Walang reply. So, ngayon, syempre, pag walang reply, iniisip ko, okay naman, kasi hindi niya naman kinakancel yung ano niya eh. Yung booking niya eh. So alam ko okay lang, baka busy na kasi syempre baka nararattle na papunta ng PICC. Pagdating ko doon, napakakipag pa ng daanan dito sa may bandang Makati. Pagkatawag ko, sabay cancel na lang po. Di ba? Although normal siya nangyayari sa ganito daw na trabaho, pero ang masakit kasi doon, di ba? Yung gasolina, di ba? Ay nako, may mga ganun talaga siguro. So anyways, pagkatawag ko sa kanya, sabi niya cancel na lang po. Kasi nandun ako sa tapat ng bahay nila, doon sa PIN. Tapos tsaka lang niya kinancel yung pag ano. Anyways, baka natataranta lang si Ma'am, si Ate. Then syempre, ano siya, excited. Ayan na lang natin, okay, good vibes. So ngayon, speaking of good vibes, so pag cancel ni, yun nga, nung sa PACC dapat, pagka cancel pa, may pumasok. So that's 12 minutes away galing din sa kanila. So maliit lang naman, 155, pero at least meron na rin, di ba? Meron na rin. So from Makati, pick upin natin Makati, babalik natin din sa Pasay.
155. Pang-apat na booking mga kapatid, pang-apat na booking. Salamat. Na tayo pang-limang booking. So, pick upin natin siya sa dito tayo sa Pasay, pick upin din natin siya sa Pedro Hill, 7 minutes lang. Tapos iahatin siya sa Makati, Circuit Makati. Ano rin to, 159 lang mga ka-Donbal, 159. Paikot-ikot lang tayo rin sa Makati, Pasay, yan, paikot-ikot lang tayo, okay? Balitaan kayo, panlimang booking na. Tapos na natin yung panglimang booking natin. Natin na sa Circuit Makati family sila. So mall pala yun, Ayala Mall yung Circuit Makati. So ngayon, pagka-drop off nila, meron kaagad tayong pumasok na booking. Pang-anim natin, pang-anim. So dito lang rin, 5 minutes away dito sa Circuit Makati. So, yun. Pero Manila na pala, magkadikit lang rin pala sila, no? Yun. Tapos 157 pesos lang siya. Malapit lang rin. So, yan, kunin natin. Ikot-ikot lang tayo rito. Pang-anim na booking, mga kapatid. Pang-anim. Salamat. Okay, nababa na natin yung pang-anim natin. No? Ang bayad nila, ma'am, tsaka ni sir. Nag-tip pa sila. So, thank you para po dun. Ngayon, pag ang ganda, pag kababa nila, so, meron kagad tayong booking. Dito rin, sa Sampaloc, Manila, mga, ano lang, mga 9 minutes lang away. So, papunta sila ng Binondo Church. Okay, that's 180 pesos. Ang maganda dyan, pampitong booking na natin. Maliliit yung amount, pero at least may ikot-ikot lang tayo. So, dikit-dikit lang sila. Makati, Manila, Pasay, di ba? Sana tuloy-tuloy hanggang mamaya makahabol pa tayo. Time check natin, 5:30. So, hindi pa tayo uwi neto, ha? Laban pa tayo, kailangan natin mag-abol. Malapit na yung katapusan. Mas takot pa ako sa, ano eh, sa katapusan ng buwan kaysa katapusan ng mundo eh. Okay, sige, baltaan ko kayo mga ka-Donbal. Thank you. Pampitong booking natin, salamat. Ba natin dito sa Binondo Church. Napakadaming tao, napaka-traffic. So, pagka-drop to pagka-drop up natin, meron kagad tayo nakuha ang pasahero that kukunin natin sa Quiapo Church papuntang Ruas Boulevard. Maganda maganda to mga kapatid, 308 pesos. So, pang walong booking na natin. Laban pa tayo dyan, pang walong booking. Salamat mga kapatid, balitaan kayo. Okay mga ka-Donbal, yan, pang ano na natin, pang siyam, pang nine, pang siyam na natin, no? So dito lang, malapit lang, 5 minutes lang dito sa Makati, papunta na Santa Ana, paikot-ikot lang tayo, no? So maganda yan, so balikan natin si ma'am. Again, my apologies po dahil hindi ko alam ba't nahuhuli yung ano eh, yung salita ko eh, diba, improve natin yan, important na may information, okay? Thank you mga ka-Donbal, pang siyam na booking natin, 98 pesos lang, pero at least malapit lang, okay? Balitaan kayo, salamat. What's up mga ka-Don, buhay na buhay pa rin po tayo. Time check natin, 8:13 ng gabi. So, meron pa tayo pang sampung booking. Dito lang rin, along Santa Mesa, 9 minutes. Tapos, iatid siya sa SM Santa Mesa. Okay, so 100 plus lang siya. Pero still, paikot-ikot lang tayo rito. That good yun, para mas tipid tayo sa gasolina natin. Ano, titigil ba tayo? Hindi tayo titigil hanggat meron. Sana lang makabiyahe tayo pagpa-uwi Valenzuela. Doon tayo titigil, okay? Pero papasok tayo ng call center mamaya. Sigurado yan. Okay, punta ko muna yung ano natin, yung passenger natin. Maraming salamat. Tent booking. Okay mga ka-Donbal, ibang-iba talaga yung paggabing ngayong araw na to, no? So, nandito tayo sa SM Santa Mesa, yung pang-sampung booking natin. Ngayon, pagkababa rito, meron kagad tayo pang-11th na booking. So, from dito lang rin sa Sampaloc, Manila, mga 13 minutes, hatid natin siya sa may Mandaluyong. So, that's 222 pesos. So, pang-11 tayo, laban pa tayo, kaya natin yan. Diba? Hanggat meron, hanggat kaya. Okay? Positive lang tayo mga kapatid. Salamat! What's up mga ka-Donbal? Mga kapatid, may energy pa. So, time check natin, 9:48. So, hindi na tayo, wala, hindi na tayo nagkaroon ng booking.
Pero maganda na rin kasi halos Fifth Avenue na yung pinakauli nating booking along QC, Caloocan, parang ganun, boundary niya. So at least malapit-lapit na sa atin, hindi ganong sayang sa gasolina. Hindi ba? So ano ba nangyari sa araw natin, mga kapatid? Actually, kung mapapansin nyo, pag out natin galing sa call center, sa trabaho natin sa madaling araw na 11 a.m, ang tagal natin na uwan ng first booking, parang 1 p.m. ata. Tapos next nun 2 p.m. Mga ganun, 1 hour interval. Pero after first 2 bookings, actually hanggang 3 bookings, doon na nagtuloy-tuloy. Imagine niyo kung nasubaybayan nyo yung last vlog natin, 9 a.m. to 9 p.m. That's whole day, di ba? Whole day talaga, literal. Pero 10 bookings lang tayo, at yung kinita natin ron is 2.5 yung kinita natin doon. Less gas, 1,000, so that's 1.5. Kung nagbaboundary ka katulad ko, less 1,000, so 500 na lang nauwi, di ba? Gas pa, lugi pa eh, no? Pero yun nga, na-manage naman natin kahapon yun. So ngayon, hindi ko talaga na-compute kung magkano. Pero the way I look at it, much better yung ngayon. Even if 11, actually hindi, 11 a.m. nagsimula, 1 p.m. na ngayon first booking natin, di ba? So yung sinasabi ko, mga kapatid, no, mga ka-Donbal, hindi mo masasabi yung biyahe mo on a daily basis. Minsan swerte ka, minsan alat ka, di ba? Pero at the end of the day, di ba, gaya ng like ko sinasabi, kesa nasa bahay ka, nag-Netflix ka, gumawa ka na kung ano-anong walang kwentang bagay, at least eto, kumita ka. Basta may goal ka eh. Yung goal ko kasi talaga, well, alam ng mga personal na nakakilala sa akin yan, napakarami kong payables. Ako, ikaw gugulat nyo talaga. At alam ko, pag napapanood to ng mga taong ako'y may pinagkakautangan ng loob, is magugulat sila bakit ako dumating sa ganitong point, di ba? Dati okay naman ako talaga financially, pero that's it eh, ganun talaga buhay. So yung old saying na parang gulong, di ba, minsan nasa taas, minsan nasa baba, ang mahalaga naman nito, patuloy ka lumalaban sa buhay, di ba? And I know hindi lahat ng tao makakaintindi sa akin kasi kala nila binabaliwala ako sila. It so happen na hindi pa talaga kaya ngayon eh, di ba? So talagang, well, siguro sa ibang vlog ko lang ikwento yung nangyari sa akin, di ba? Grabe yung pandemic sa akin. Tragic emotionally, financially, and so on. So talagang yan, napakasakit nun. Pero anyway, focus tayo dito. So sa biyahe natin ngayon, mga kapatid, so 11 bookings, napakaganda nung ano, so after nung third booking, sunod-sunod na tayo, napakaganda nun. So na-manage natin yun ng ayos. At the same time, hindi naman tayo tutulog-tulog sa biyahe. Actually, hindi tayo natulog eh, hindi tayo natulog sa biyahe, unlike nung last vlog ko, di ba? Dahil sobrang anto ko, natulog ako. So ngayon iniisip ko kung mag every other day na lang ba biyahe, or kaya ba ng daily? Tingnan natin. Siyempre, katawan natin na tayo nakakaalam na ito. Pero sana kayanin yung daily. Kasi sobrang ang daming mga payables, kailangan talagang daily bumiyahe. At nakakaya siyempre sa kaibigan ko, no? Sa kaibigan ko na nagtiwala sa akin para makapaglabas nung sasakyan, no? Hindi kasi sa akin naman talaga to. Naging honest lang naman ako sa vlog na to, no? We're not here to brag, yung totoo lang. Kasi tapos na tayo sa ganung bagay, eh. Diba? We're matured enough para tanggapin yung mga bagay na alam nating hindi naman totoo, 'di ba? Oo, dati totoo 'yun. Pero dumating tayo sa buhay natin na ano eh, kumbaga naging down tayo. So marami tayong natutunan. Yung sense of maturity nandun. So kung anong nandiyan, 'di ba? I-maximize mo, 'di ba? Like nga sinasabi natin sa Bible eh, na 'di ba, ang Diyos galit sa mga taong tamad. So basta gumalaw ka lang, kung ano may pagkukulang mo, siya na bahala magpuno, 'di ba? May mga bagay, may mga problema na kala natin wala nang solusyon eh. Pero pag ganun yung thinking mo, parang mo na sinabing wala kang tiwala sa Diyos, 'di ba? Ihingi mo nga lang sa kanya eh, kung ano yung magiging solusyon sa mga problema mo eh, at gumalaw ka. Bigay mo yung best mo, at kung tingin mo
nabigay na yung best mo at kulang pa rin, siya na bahala. Panginoon, Panginoon Diyos na bahala magpuno nun, okay? So again, syempre pagod na rin tayo, tapos mamayang 2 a.m. kailangan natin pumasok. Syempre may responsibility tayo sa call center. Hindi natin pwedeng gawing dahilan yung ginagawa nating sideline para hindi tayo pumasok, 'di ba? Kasi choice natin 'yun eh, 'di ba? So kumpanya 'yun, pinapasahod tayo at kailangan magtrabaho tayo ng tama. Okay? So lalagay ko lang yung breakdown dito siguro sa end ng video na 'to. 'Di ba? Para ma-share ko rin sa inyo. Again, mga kapatid, mga ka-Donbal, no? Kaya ko 'to pinakita isang whole day tsaka isang ano, isang part-time. Hindi ibig sabihin na accurate siya on a daily basis katulad ng nangyari sa atin ngayon. Ang gusto ko i-point out, no matter what happen, malaki man yung kita o maliit, at least mayroong kita kaysa wala, 'di ba? Ngayon ang tanong, lugi ka ba? Lugi ba tayo? Kung titignan natin yung pagod, subjective 'yan eh. Subjective 'yan eh. Bawat tao iba-iba yung level ng pagod na meron sila, yung kakayahan nila and so on. So subjective 'yon. Kung in terms of financial computation, hindi eh. Para sa akin hindi talaga, hindi talaga siya lugi. Actually kaya niya talaga bumuhay ng pamilya lalo kung full-time ka, no? Kung full-time ka. At the same time, alam mo na yung mga strategy. Okay, which is later on sa mga next vlog natin, pakita natin yung mga strategy, okay? Anyways, yun lang para sa araw na to, mga ka-Donbal. Salamat sa pagsama sa akin sa biyahe. Again, I'm so sorry sa ano natin, video quality natin. At the same time, yung mga nahuli yung mga salita, no? Don't worry, pag-ipunan natin yan. Pag-ipunan natin kasi talaga maging daily grind na natin to. Kikwento ko sa yung nangyari sa akin sa Joycar life. Ko, no? So again, walang sugarcoat dito. No offense to Joycar. At the same time, kung mapupuri ko man sila, hindi ko naman intention yun. 100% ano lang to, kumbaga katotohanan lang kung ano nangyari sa isang Joycar driver. Okay, kanya-kanya tayo, kanya-kanyang diskarte, di ba? Basta ang point ko, at the end of the day, kesa nasa bahay ka, hindi ka kumilos, tinamad ka, nagkamot ka ng dyan mo, nanood ka ng Netflix, nanood ka ng movies, di ba? Or may time para dun eh, pero hindi siya on a daily basis, di ba? As long as na meron kang kailangan financial responsibility, may bayarin ka, may pamilya ka, kailangan mo kumilos. Okay? So, that's all for now. Mahaba na to, no? Sana pagtiyagain yung panoorin nito. Maraming salamat sa pagtiyagang panonood sa akin. Alam ko, iilan lang kayo. At sana lumago tayo, no? So, hindi ko alam kung nakakatulong ako sa inyo inspirationally, pero, or kung ano man. Pero dito sinasabi ko lang pawang katotohanan lamang, okay? Maraming salamat mga kapatid, maraming salamat mga ka-Donbal. So again, sa muli natin pagkikita sa aking munting vlog, maraming salamat. Don't forget to like, subscribe sa ating YouTube channel, okay? And always push your notifications all. I-all nyo na yung ano natin, para lagi kayong updated sa mga happening sa buhay po ng ating, ng inyong lingkod, okay? Maraming salamat po. Till next vlog. Bye-bye.